Magandang araw, YouTube. Ngayon po ay panibagong episode po ng aking vlog. And gugupitan po natin si Justin. So gusto niya pong gupit is yung katulad ng kay Drake. At sisimulan po natin siya ng guard number 2 para i-semi-kalbo yung ibabaw. So check lang po natin kung saan tumutubo yung buhok para doon natin apadaanin yung clipper. Kasi nga po, yung tubo ng buhok kailangan palaging against the grain po yung pagkakat natin ng buhok. So ayun po. So gumawa tayo ng number 2 sa top. So actually number 2 open po yung lever. Then yung clipper without guard, gagawa po tayo ng guideline. So mahalaga po yan para lalo na sa mga nag-aaral magupit. Mas maganda yung, kung hindi pa talaga kayo professional, gumawa muna kayo ng guideline. So yan po yung magiging bald line natin. Yung sinimula ng guideline na yan. Ayan po. So medyo nililinis lang po natin yung guideline natin para makita natin yung ano. So saan tayo magsisimula at mag-fade at magsisimula pababa yung pag-ahit. So gumamit lang po ako ng clipper na na-close yung lever. So ibig sabihin naka-zero. Ayan. So around the head lang po gawin niya yung guideline. Tapos yun na po yung susunod natin hanggang sa huli. So ngayon po ginamit ko yung W-mark clipper ko with the lever open para gumawa tayo ng second guideline. So yan po yung second guideline natin. Gagawin po natin yan sa mga siguro an inch or more paikot sa ulo. Ayan. Check lang natin po yung ano, kung yung ulo medyo may lugong-lugong. So gagamitin po natin yung mga edge ng mga ano ng mga ano clipper. So pagkatapos po tayo ng sear ng open ng lever open, gagamit po tayo number 1 open yung lever. So ganun po ulit, gagawa po ulit ng pangalawang guideline using number 1 guard. Paikot ulit po yan sa ulo. Kung makikita nyo, meron tayong unang guideline as yung pangalawa. Tapos ngayon po, ito, yan. Yung number 1 guard. Kung makikita nyo, patagilid yung pag-ano ko kasi yung buhok niya pasalungat sa lungat yung ano yung tubo. So kailangan sundin palagi natin yung ano yung tubo ng buhok. So ngayon, gumagamit po tayo ng panibagong guard. At yun po yung 1.5 guard. So gumamit tayo ng 1.5 guard. Open yun po yung lever para i-blend yung taas na number 2. Kung ma-ano, kung natatandaan nyo, meron na lever. Ah, so number 2 guard. Yan. Para ma-blend, ayan, 1.5 guard. So yung 1.5 guard, ikinulose ko lang po yung lever para mas smooth yung transition ng pick pattern. So ngayon po gumamit ako ng guard, zero guard para po i-smoothen yung transition ng 1 guard, number 1 guard. Ngayon po, ginagamit ko uli yung W-mark ng clipper na walang, na naka-close yung lever. Ayan. Para lang po ismoothin yung unang guideline na ginawa natin kasi magkakalinya po yan. Hindi po naka-zero gap yung W-mark kasi mahirap i-zero gap yung W-mark kasi po wala siyang guide sa loob ng clipper. So kaya kung meron kayong ano, W-mark na clipper, hindi ko ina-advise na i-zero gap niyo po yun kung mabubuksan niyo. Kaya gumagamit po ako ngayon ng Magic Clip. Ayan, ang wall magic clip po. Kasi itong wall magic clip po, naka-zero guard po yan. So, ginagamit po natin. Kaya maganda po na naka-zero guard yung mga clipper niya. Kasi pag may fade kayo, lalo na kung spin fade. Ayan. Matatanggal niyo yung mga linya nung ginawa niyong guideline. Kaya po mahalaga yung sinisero guard din po yung clipper. Pero hindi naman po lahat ng clipper. Kailangan yung zero guard, syempre.
may kung meron kayong marami kayong clipper or may iba-iba kayong clipper, pwede yung hindi lahat i-shear. So, depende po sa blade yung ginagamit nyo. So, ngayon po, nag-apply po tayo ng shaving gel. Yung shaving gel pong ginagamit ko is transparent. Nabili ko po siya sa Amazon. So, mas maganda siya kaysa sa foam or whatever. Dahil ito, at least pag transparent yung gel nyo, kita nyo yung sinishave nyo. So, dahan-dahan lang po yung pag-shave. So, bihira po ako na gumagamit ng razor para mag-skin fade. Pero, sinusubukan ko pa rin po ang razor. Actually, dapat dito sa buhok na ito, hindi ako razor gagamitin ko dahil sobrang tigas ng buhok niya. So, pero sumusubok pa rin tayo ng razor. So, kailangan masanay rin ako kasi hindi naman po tayo talaga barbero. Sabi lang po ito. Ito, mga kaibigan ko po ito mga to. So, pumupunta sila sa bahay para magpagupit sa akin. Natutuwa naman ako dahil may napapag-practice ako. So, isang disclaimer po yun. Hindi po ako barbero. Hindi ko po trabaho ang pagiging barbero. Hobby lang po yan. So, sa pag-shave po ng ganyan, kailangan stretch nyo yung balat ng ulo para maging smooth yung pag-shave nyo. Ganyan po. So, kung makikita nyo, meron ako na iwang linya dahil sa pag-shave ng razor. Doon ko napansin may technique pala ang paggamit ng razor pag gumagawa ka ng skin fade. So, kailangan islant nyo yung razor mula dun sa guideline kasi para hindi mag-iwan ng linya. So, yung ginagawa nyo, naka-islant po yung razor ko. Mamaya, babalikan natin yung mga iba na nagkaroon ng linya. Ayan, nakita nyo. Ayan. May mga naiwan akong linya kasi vertical yung pagka-shave ko. So, dapat talaga pala, diagonal. Yan. Papaganon. Diagonal ang pag-shave. Pababa. Para hindi kayo mag-iwan ng linya sa ulo. Ayan. O ngayon, kung kinuha kayo yung trimmer ko na para malinis, mas malinis ang transition from skin to fade. Yan. Kaya kasi skin fade po yan. Yan. Para po maging mas malinis, pwede nyo balikta rin yung blade para matanggal yung linya. Kung actually, yung mga magagaling maggawa niyan, hindi na sila gumagamit niyan, pero tayo pa, nagsisimula rin tayo maggupit, nag-aaral. So, laging kailangan paulit-ulit natin tingnan yung buhok kung may mga naiwan tayo yung mga So, binalikan po natin ng wall magic leaf. Gumata ng konting detail. Tapos, ayan po, number 2, ikinulos ko po yan kasi yung unang sinimula natin, number 2 open. So, para mag-blend po ng ayos, gumamit po ulit tayo ng guard number 2 na close yung lever. So, kapag naka-open po yung lever, ibig sabihin po, parang half po yun. So, kung 2 na naka-open yung lever is 2 and a half halos. Ngayon po, kasi gumagawa tayo ng parang style drake. So, kailangan i-line up po natin yung hairline niya sa harapan. Kasi, actually, maganda po yung pagganyan ng pagla-line up. Kasi, nag-stand out po yung gupit kapag naka-line up yung mga buhok. Yung hairline. Pero ano pa rin po yan? Optional pa rin po yan. Kasi, depende pa rin po sa nagpapagupit yan. Kung gusto nilang magpa-line up or hayaan nila yung mga balahibong pusang buhok na nasa ulo lang nila. Pero at least sa side, kailangan po talaga. Kasi sa side. Kasi kailangan mag-stand out talaga yung gupit. So, ginagawa ko po dito, medyo tinitaper ko po yung harapan kasi trick na trick yung buhok niya. Talagang paano. So, medyo tinitaper ko ng konti para medyo lumabas yung paglalining ko doon sa harapan niya. Ayan, nakita niyo pa, medyo gamit po yung trimmer to. Ayan. So, ang ginagamit ko po ang trimmer ay Sonar. Mali, China brand po yan, pero yung blade po niyan is wall. Wall blade po yan, wall T-wide po. Kung makikita, kung makikita niyo yung mga previous video ko, meron akong review na ginawa dyan. Tsaka, So, maganda yung trimmer, mabilis, pero yung blade, kailangan nyo talagang palitan ng wall. So, para po mas mag-stand out yung ginawa natin,
So, syempre, ahitan po ulit natin para mas ma-sharp yung mga linya ng mga ginawa natin. Lagi po natin stretch yung balat para hindi masugatan yung ano. So ngayon kasi Drake style gagawin natin. Gagawa rin tayo ng konting design sa harapan. So pwede niyo po search yung ano yung sa internet kung sino si Drake. So pagkakalam ko si Drake yung mga, may marami siyang mga kanta pero isa siya sa ano. Isa sa kanta niya yung twerk, diba? Basta yung pa, yung may twerk. Meron pa, nakalimutan ko lang kasi. Di ba kasi ako mahilig sa hip-hop po kasi. Kaya, ayan. So, ayan po yung Drake style. So, hindi rin po ako magaling sa design. Kasi hindi po ako nag-hair tattoo. So, sinusubukan ko lang po. So, ayan po yung gupit natin. So, sana nagustuhan nyo yung gupit ko. At, ayan. Ahitin po natin yung mga natitirang balibong pusa. At, ito po, patapos na po yung video ko. Kaya magpapalam ako sa inyo. Huwag po kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At, yeah. Maraming salamat. Bye.